What's up mga TV Natics! Welcome back to my channel, and for our today's video, ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa DSWD SAP Second Tranche Advisory, at may ipapakita po ako sa inyong mga paalala sa pagkuha ng inyong reference or claim code. Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the PASIC update, just click here to subscribe. Okay, narito po ang 7 paalala sa pagkuha ng inyong reference or claim code. Number 1, pinapakiusapan na ang mga nasa listahan lang ang pupunta sa opisina ng PASIC City Social Welfare Department or Bahay Aruga para makakuha ng reference claim code. Muli po nating pinapaalala sa inyo ha, kung sino lamang po ang nasa listahan. Huwag po kayong basta susugod sa opisina ng PSWD at sasabihin nyo kung bakit wala po kayo doong pangalan, dahil meron pa po silang ilalabas na panibagong listahan para hindi din po kayo magkagulo. Pangalawa, hindi po kailangang pumila ng maaga sa venue. Pumunta lamang po sa itinakdang araw at oras para sa inyong barangay. Dahil maya-maya nga po, may ipapakita po ako sa inyong link ng inyong barangay, at ang kailangan nyo lang pong gawin ay pumunta po sa page. Kung kayo po ay nanonood sa aking vlog ngayon, kailangan nyo lang pong pumunta sa page ng Pasig City Public Information Office. At pag nakita nyo po doon ang inyong barangay, ay ikiklink nyo po yung link na yon para mahanap nyo po kung kayo ay kasama doon sa listahan. Number 3, para sa mga nasa listahan, dalhin ang inyong Social Amelioration Card or SAC form at isang valid ID para makakuha ng reference or claim code. Okay, inulit po natin. Para sa mga nasa listahan po or kapag kasama kayo sa listahan ng inyong barangay, ay dalhin nyo po ang Social Amelioration Card or yung SAC form po para mabigyan po kayo ng reference claim code. Okay, number 4, pinapayagan ang pagkuha ng reference claim code sa pamamagitan ng authorized representative at dalhin ang mga sumusunod bukod po doon sa SAC form. Okay, ulitin po natin. Bukod po sa SAC form na meron po kayo na dadalhin nyo, ito pa po yung ilan sa mga kailangan nyong dalhin upang maibigay po agad sa inyo yung reference claim code. Okay, letter A, valid ID ng nasa listahan ng head of family or beneficiary. Letter B, valid ID ng authorized representative, kailangang nakalista ang authorized representative sa SAC form. Letter C, proof of relationship sa head of family beneficiary, halimbawa birth certificate or marriage certificate. Letter D, authorization letter. Letter E, kung namatay ang beneficiary or head of the family noong March 2020 or February 2021, dalhin ang death certificate. So, ayan po ang mga kailangan ninyong dalhin kapag ka, ipapakita nyo po ang inyong SAC form. So, number 5, kung nawala ang SAC form dahil siguro anong bumagyo or naapektuhan kayo nung bagyo nitong mga nakaraang taon, ay ito po yung kailangan dalhin. Magdala ng notarized affidavit of loss at isang valid ID. Ulitin po natin, kung nawala po ang inyong SAC form, ay magdala lamang po kayo ng notarized affidavit of loss at isang valid ID. Number 6, walang bayad ang pagkuha ng reference claim code. Kasi syempre, eto na naman tayo, kapag may mga ganito na naman tayong mga ibinibigay ng mga kaperahan, marami na naman tayong mga tao dyan na gumagawa na naman ng hindi na naman maganda para at least makapanglamang lang sa kapwa, no? So, wala pong bayad ang pagkuha ng reference claim code. Huwag po kayong maniwala dun sa sabi-sabi, kasi the more na mas naniniwala kayo dun sa mga sinasabi ng ibang mga tao dyan, mas lalo lang kayong malilito. So, number 7, ang listahan ng mga beneficiaryo ay mula sa Department of Social Welfare and Development, National Capital Region or DSWD-NCR. Kung wala pong inyong pangalan sa listahan, hindi nyo po kailangang magpunta sa venue para mag-follow up. Huwag nyo rin pong sasabihin na bakit parang may favoritism, bakit wala yung sa akin. Huwag po kayong maninise ng mga empleyado ng DSWD Pasig dahil wala po silang kinalaman dyan sa listahan na yan. Ginagawa lang din po nila yung trabaho nila at tao lang din po sila. Huwag nyo po silang inaaway.
kung iniisip nyo rin yung mental health nyo, isipin nyo rin yung mental health ng mga empleyado ng DSWD. Wala, sa Pasig ha, wala silang kinalaman dyan sa listahan na yan. Next, pakiantabayanan po ang abiso ng DSWD kung kayo ay kasama sa mga makakatanggapan ng second tranche ng SAP. Kung kayo ay makakatanggap naman po ng first tranche ng SAP, kung kayo naman daw po ay nakatanggap ng first tranche ng SAP at ng ibang ayuda mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng SSS, DOLE at LTFRB, maaring hindi na po kayo kwalipikadong makatanggap ng second tranche ng SAP. Yung iba dyan, mga mapagpanggap na kunwari hindi pa nakatanggap, na may karma din kayo. Okay, simula nga po March 1 hanggang March 5 ay magbabanggit po ako sa inyo ng mga listahan ng kada barangay kung saan nyo po pwedeng maklaim ang inyong reference claim code. So hindi nyo po kailangan pumunta kayo basta doon sa may DSWD Bahay Aruga para masabi nyo lang sa sarili nyo na kayo ay kasama doon sa beneficiary ng SAP second tranche. So simula nga po March 1 hanggang March 5, magbabanggit po ako sa inyo ng mga barangay na mga naka-schedule per day. Ha? Makinig po kayo mabuti kung kayo po ay aking masugid na taga-subaybay dito sa aking vlog. So ang babanggitin ko muna ngayon ay ang mga naka-schedule sa March 1. At ang mga barangay po na naka-schedule ngayon ay ang mga barangay Pinagbuhatan, barangay Kalawaan, barangay De La Paz, barangay Bagong Ilog, barangay Bambang, barangay Buting, barangay Sagad, barangay San Antonio, barangay Kanyogan at barangay Kapitolyo. Ang date at venue naman po, or ang venue po na pupuntahan ninyo kung saan pwede nyo pong maklaim ang inyong reference claim code ay sa PSWD Office Bahay Aruga. At dito magdako po tayo sa may barangay Pinagbuhatan na merong 549 beneficiaries. Pupunta po ang barangay Pinagbuhatan. So katulad nga po nito nung sinabi ko sa inyo kanina, ito po yung link ng barangay Pinagbuhatan. Ayan, pumunta po kayo sa page ng Pasig PIO, i-click nyo po yung link na yan para malaman nyo kung kayo ay kasama sa beneficiary ng second tranche ng DSWD SAP. So, yung mga taga-Pinagbuhatan, pupunta po kayo sa Bahay Aruga ng 8 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock noon. Okay, malinaw. Next naman po tayo sa Barangay Kalawaan na meron pong 90 beneficiary at sa ganap na alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon, pupunta po kayo sa PSWD Office Bahay Aruga. Then next, proceed po tayo sa may Barangay De La Paz, Bagong Ilog at Bangbang. Sa Barangay De La Paz po, meron po kayong 15 beneficiary at sa Barangay Bagong Ilog naman po, meron kayong 25 beneficiaries at sa Bangbang, meron po kayong 56 beneficiaries. Pupunta po kayo ng 2 o'clock p.m. hanggang 3 o'clock p.m. Next, proceed po tayo sa may Barangay Bagong Buting, Barangay Sagad, Barangay San Antonio, Barangay Kanyogan at Barangay Kapitolyo. Sa Barangay Buting, meron po kayong 19 beneficiaries. Sa Barangay Sagad, meron po kayong 4 beneficiaries at sa Barangay San Antonio, meron po kayong 9 beneficiaries. Sa Barangay Kanyogan naman, meron kayong 13 beneficiaries at sa Barangay Kapitolyo, meron po kayong 19 beneficiaries. Kayo pong lahat ay pupunta sa ganap na 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. Ayan, habang binabanggit ko po yung mga names nyo dyan ay ito po yung mga link na yan. Ha? Yung mga link ng bawat inyong barangay ay pumunta po kayo sa page ng Pasig City Public Information Office at i-click nyo po yung link na yan kung nasan po nakalagay ang inyong barangay upang malaman nyo po kung kayo ay kasama sa mabibigyan ng second tranche ng DSWD SAP. Okay, at ito naman po yung mga naka-schedule ngayong araw ng Martes, March 2, 2021. At ang venue po na pupuntahan nyo ay same venue pa din, PSWD Office, Bahay Aruga. At ito po ang mga barangay na naka-schedule ngayong araw. Barangay Manggahan, Barangay May Bunga, Barangay Malinaw, Barangay San Joaquin, Barangay Santa Rosa, Barangay Palatiw, Barangay San Jose,
Barangay Orambo at Barangay Santa Cruz. Ngayon, magtungo po tayo sa Barangay Manggahan na merong 569 beneficiaries. At sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, pupunta po ang taga-Barangay Manggahan. Malinaw po sa oras ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, ang naka-schedule lang po ay ang Barangay Manggahan. Dahil meron po kayong 569 beneficiaries. Ngayon, pagdating naman po sa Barangay May Bunga, Barangay Malinaw at Barangay San Joaquin. Ang Barangay May Bunga po ay mayroong 56 beneficiaries. Ganun din naman po ang Barangay Malinaw na mayroong 22 beneficiaries. Ang Barangay San Joaquin naman po ay mayroong 13 beneficiaries at sa ganap na alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon, sabay-sabay po kayong pupunta sa PSWD office sa May Bahay Aruga. Then proceed po tayo sa Barangay Santa Rosa na mayroong 6 beneficiaries, Barangay Palatiu na mayroong 29 beneficiaries, Barangay San Jose na mayroong 13 beneficiaries, Barangay Orambo na mayroong 69 beneficiaries, at Barangay Santa Cruz na mayroong 4 beneficiaries. Pagdating ng 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m., sabay-sabay po kayong pupunta sa venue ninyo na ganun din sa PSWD office, Bahay Aruga. At ngayong araw naman po ng Miyerkules, March 3, 2021, ito po ang mga barangay na naka-schedule na pwedeng kumuha ng kanilang reference or claim code. Ito po ang mga barangay San Miguel, Barangay Sumilang, Barangay San Nicolas, Barangay Santo Tomas, Barangay Pineda, Barangay Ugo, Barangay Santolan, Barangay Rosario, Pasig City, various barangay na may last name starting with letters TUVWXYZ. Magdako po tayo sa Barangay San Miguel na meron pong 96 beneficiary at sa ganap na 8 o'clock a.m. hanggang 9 o'clock p.m. po kayo pupunta sa venue ng PSWD office, Bahay Aruga. Sa Barangay Sumilang naman po tayo na merong 88 beneficiary at sa ganap na 9 o'clock a.m. hanggang 10 o'clock a.m. pupunta po kayo sa PSWD office, Bahay Aruga. Ganon din naman po sa Barangay San Nicolas, Barangay Santa Lucia, Barangay Santo Tomas at Barangay Pineda. Sa Barangay San Nicolas po na merong 24 beneficiary at sa Barangay Santa Lucia na merong 32 beneficiaries at sa Barangay Santo Tomas na merong 8 beneficiaries at sa Barangay Pineda naman po na merong 10 beneficiaries. Sabay-sabay po kayong pupunta ng 10 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. Pagdating naman po ng Barangay Ugong na merong 71 beneficiaries, pupunta po kayo sa PSWD office Bahay Aruga ng 11 a.m. hanggang 12 o'clock noon. Dumako naman po tayo sa Barangay Santolan na merong 45 beneficiaries at sa May Barangay Rosario na merong 50 beneficiaries. Pupunta po kayo sa PSWD Bahay Aruga ng 1 o'clock p.m. to 2 o'clock p.m. And then yung, ito naman po yung mga various barangay na nagsisimula sa letter T, letter U, letter V, letter W, X, Y, Z ang kanilang apelido na merong 473 beneficiaries. Pupunta po kayo ng 2 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. Okay? At ngayon naman pong araw ng Webes, March 4, narito po ang mga barangay na naka-schedule ngayong araw upang kunin ang kanilang reference or claim code. Ganun pa din po yung mga sa Pasig City various barangay na ang last name po ay nagsisimula sa letter A na meron po kayong 417 beneficiaries at pupunta po kayo sa Bahay Aruga office ng 8 o'clock a.m. to 12 o'clock noon. Ganun din po yung mga apelidong nagsisimula sa letter S na meron pong 390 beneficiaries. Pupunta po kayo ng 1 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. So hindi natin alam kung sino yung mga various barangay na yon na may mga apelidong ganun. Pero kung ang apelido nyo naman po ay nagsisimula sa mga ganung letters, so malamang isa po kayo sa mga kasama doon. Okay? At ngayong araw naman, Friday o Biyernes, March 5, 2021, ganun po ulit mga various barangay na nagsisimula sa letter B na merong 494 beneficiaries. Pupunta po kayo sa PSWD office, Bahay Aruga. Pupunta po kayo ng 8 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock noon. Ganun din ang iba pang mga various barangays na merong apelido na nagsisimula sa letter R na merong 310 beneficiaries. Pupunta po kayo sa PSWD office, Bahay Aruga, ng 1 o'clock p.m. to 5 o'clock p.m. So, I'm sure may mga magtatanong, sino ba yung mga various barangay na yan? So, siguro ito yung mga nabigay ng mga first tranche na hindi kasama ngayon doon sa mga nandun sa barangay nila. Siguro ano te, yun nga, various kasi. So, iba-iba. Kung ang apelido mo ay nagsisimula sa ganun sigurong letter na
wala doon sa kung nasaan kang barangay talaga, baka dito ka kasama sa mga various barangay nito. Kaya ipopost namin yung link na yan. Andyan yung link, makikita nyo na po yan. Then pumunta po kayo sa page ng Pasig City Public Information Office para malaman nyo kung kayo nga po talaga ay kabilang sa mga beneficiaries na makakatanggap ng second tranche ng DSWD SAP. At muli, ang tangi po naming paalala, pumunta lamang po kayo sa itinakdang schedule o oras at ang schedule ng inyong pagpunta ay naka-base sa first letter ng inyong last name at hindi nyo po kailangan pumunta ng maaga, ha. Huwag kayong pumunta ng maaga, hindi po yan audition. Huwag kayong pupunta ng maaga dyan na dahil gusto nyo lang pumunta para mauna kayo sa pila. Kung ano po ang schedule ng inyong barangay, dun lamang po kayong pumunta. At ito po ay naka-base sa first letter ng inyong surname. Okay, maliwanag po nawa ay nakatulong po ako sa inyo ng mabuti. Sana nga talaga nakatulong tayo ng maganda, no, para malaman niyo po ang mga informasyon na dapat ninyong malaman ngayon sa pagkuha ng second tranche ng DSWD second SAP. At muli, kayo po ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye.